mga kababaihan, narito na ang inyong programa sa radyo. Programa na magbibigay sa inyo ng kaalaman hinggil sa inyong karapatan bilang babae. Narito na sa Himpapawid ang Usapang Babae. Usapang Babae! Mapakikinggan sa inyong pinakapaboritong radio station sa Coronadal City, DXOB 100.9, Radyo Milenyo News FM. Usapang Babae, isang programa sa radyo na mapupulutan ninyo ng impormasyon hinggil sa inyong papel sa syosyodad at komunidad. Mga usapin kung saan napapaloob ang karapatang babae na may malaking papel na ginagambanan sa kanilang tahanan tungo sa masayang pamilya at buhay. At ngayon, narito na ang inyong host at magkakasama nyo sa loob ng isang oras, isa sa pinakamasipag na public servant, City Councilor Junette Hurtado. Usapang Babae! Good afternoon, ladies and gentlemen. Nandito naman po tayo sa ating regular program, Usapang Babae, hosted by yours truly, City Councilor Junette Ines Hurtado. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ano po ba ang Usapang Babae? Kasi lagi akong tinatanong, yung topic mo ba, Councilor Junette Hurtado, eh para lang sa babae? Hindi po. Ang topic ko po, Usapang Babae, yung bang usual na nag-uusap kayo habang kapehan, nagiinom kayo ng tsaa, umiinom kayo ng kape, anong pinagchichismisan nyo? Problema ba ng buhay? Problema ba ng pamilya? Problema ba sa husband? Problema ba sa anak? No? At hindi lamang yan, ano bang problema rin ng lalaki? Kasi hindi lang naman all the time, no? Hindi lang naman all the time si babae ang namumroblema sa lalaki. Dahil meron din po akong alam, si lalaki ang namumroblema kay babae. Usapang Babae! Usapang Babae! As usual po, ang aking segment, meron po tayong tatlong segment, no? Ang unang segment po ng ating programa, yung pagbibigay po ng tips, no? At sa ngayon, ang tips na pag-uusapan po natin ay ways to improve self-control, no? Mga paraan ng paano po natin ma-improve yung self-control na tinatawag, ika nga. Ayan, so pag sinabi mo bang self-control, self-control po ng ano? Pwede rin pong self-control ng temper, pwede rin pong self-control ng paggastos, impulsive buyer, pwede rin pong self-control sa pagkain. Ayan, mukhang apektado dyan ang Team Hurtado kasi Team Busog-Lusog kami. So, self-control sa pagkain, self-control sa pera. So, in totality, ano ba ang ways or tip na pwede nating ma-improve ang tinatawag nating self-control? Usapang Babae! Usapang Babae! So, alam niyo po, ako'y naniniwala na yung tinatawag po na self-control, hindi po yan overnight. No, hindi po natin mamamaster overnight because ang self-control po eh nag-involve ng maraming bagay. Una, syempre, good habit, 'di ba? Yung habit mo na eh nakagawayan mo ng every night, iinom ka talaga muna bago ka matulog, may kilala akong ganyan. Or hindi ka makakain kung walang soft drinks. Yung mga self-habit, yung good habits or bad habits, andyan 'yan. Matagal mo 'yan sa sarili mo. So to improve your self-control, yung mga bagay-bagay na yan, yan yung mga bagay-bagay na dapat mong obserbahan. So, yan ay nabibuilt in self, ano, tinatawag na discipline. So, yung isang bagay para ma-develop mo or makagawian mo, hindi siya pwedeng isang gabi lang, kontrolado mo na. Disiplina po ang kailangan dyan. And to eliminate bad habits, kailangan pong repetitive, no? Repetitive na gawin. So, for example, ano bang repetitive habit? Maninigarilyo. So maraming naninigarilyo. Kaya ba na bukas agad hindi manigarilyo? Eh kung very very strong ang resolve mo, baka pwede. Pero because you have developed, no, for how many years, naninigarilyo ka. So baka kinabukasan, bag bigla mong putulin, baka biglang sumakit yung heart mo. Ganun yun. So in order to get rid of that habit, you have self-discipline. Usapang Babae! Usapang Babae! So, paano po natin ma-develop yung good habit, di ba? Una, sabi ko nga, yun na, self-discipline. Pero, madali lang pong sabihin kasi yung self-discipline na tinatawag. Meron po tayong mga bagay-bagay na dapat nating intindihin, no? Yung tinatawag na desire, di ba? Yan naman lagi, yung desire to eat, desire to spend,
Oh, desire sa mga ugali, yung mga gusto mo na hindi mo naman kailangan. Maraming ganyan. At higit sa lahat, yung mga temptasyon. Because all of this, ang sigarilyo, ang inom, ang spending habits, lahat yan, sa temptation yan, lahat nag-uumpisa. Usapang babae! Usapang babae! So, paano po natin ma-improve ang tinatawag na self-control? Paano? Diba? Aside siya, syempre, alam mo, in order for you to have a good habit, self-discipline yan, and avoid yung mga tinatawag na mga trigger points mo. So, ang tip po, no, number one tip po ni Counselor Hurtado is that we have to remove, no, remove yung temptation. Tanggalin niyo po yung temptation. Paano? Ayaw mo na mag-soft drinks, pero every time po na mag-grocery ka, aba, may soft drinks in can kang binibili. Diba? Ayaw mo na mag-soft drinks, pero may stock yung ref mo ng soft drinks. So, paano mo na-avoid yung habit na yan? Bad habit na yan. Kasi ikaw mismo, you are stocking up. So, meron ka. Hindi mo siya maiwasan, binibili mo. Paano maiwasan yung paninigarilyo? So, kung nakakaubos ka ng one pack a day, syempre, hindi naman yung bukas. Wala na siya, no? Gradually, you can reduce. So, from ilang bang laman ng isang pakete ng Yossi, hindi ko kasi alam eh. Hindi po ako naninigarilyo. So, kung kaya mong ubusin ng isang pack, baka naman bukas pwedeng anim na lang. O, kalahate. O, diba? After ng kalahate, 1/4 na lang. And eventually and gradually, you will be building yung habit ng self-discipline na hindi mo na siya hahanapin. Now, to avoid that temptation, huwag kang bumili. Kasi nga, paano mo ma-avoid kung nagpapabili ka ng Yossi? Diba? So, in order na ma-develop or ma-improve mo po yung tinatawag nating self-control is that you have to avoid temptation. Usapang babae! Usapang babae! Ang problema po kasi, no, naturally, ang physique, mental and physical get-up or set-up ng isang tao is that, alam mo yung utak na pag lalo mong pinipigilan, lalo mong pinagbabawal, mas gustong-gustong gawain. So, in order to do that, sabi ko nga, number one, you have to avoid the temptation, you remove it. Tanggalin mo sa paningin mo. O yung mga lalaki dyan na mahilig ng chicks, huwag na kayo maglagay ng poster yung babaeng sexy-sexy. Kasi baka matemp ka, maghanap ka ng sexy. Usapang babae! Usapang babae! Pag masyado mo namang dinideprive yung self mo, no? Yung tingin mo na para bang, ay wag na, hindi ko na to gawin, hindi ko na ganyan. Ang tingin mo kasi sarili mo is you are depriving yourself. But if you look at it on a longer or farther perspective, mas ma-realize mo po na kaya pala ako natitempt na gawin to kasi yung temptation, the temptation, nasa palibot ko lang. Usapang babae! Usapang babae! Hindi ko pa naman po sinasabi na kung yung lahat mong friends ay manginginom or umiinom, hindi ko naman po sinasabing huwag nyo na silang puntahan. Hindi ko rin po sinasabing hindi kayo barkada. Ang sinasabi ko lang po, you start to regulate so that eventually you can develop the good habit. Usapang babae! Usapang babae! Sa mga nag-tune in po ngayon pa lang, no? Live po tayo sa aking Facebook page and sa aking personal account sa Facebook. Huwag po kayong mahiya magpa-shoutout, bumate kung meron kayong gustong batiin dahil susubukan ko pong babasahin yan one by one. So, ang topic po natin ngayon sa mga bago lang po nakipag-tune in, it's ways to improve self-control. So, number one, yung sinasabi ko kanina, you should avoid temptation. Ayan. And of course, no, ang aking ever dearest Suki na nasa Japan pa ngayon, Tumbalata, you know who you are. Nagulat pa nga ako nung una eh. Sabi ko, sino si Tumbalata? So parang ayaw ko pang i-accept yung friend request. Kasi nga sabi ko, Tumbalata, hindi ko kilala. But you know who you are. At na-miss ko kayo. Hopefully, kung okay na yung travel sa sunod, dyan naman ako, ano, lalapag malapit ng airport sa inyo. Kasi last time, medyo doon ako sa kabilang side. But at least nagkita pa rin tayo at binigyan nyo pa rin ako ng panahon na makapag-meet up tayo. Ayan, Tumbalata and family. Hello, hello. Kumusta ang Japan? Ayan. So ituloy po natin yung ating programa, no? Usapang Babae. Now, this is actually a radio program as part of my advocacy na makapag-share po ng mga tips, makashare po ng mga konting
advices po sa mga humihingi, sa mga letter senders na humihingi po ng mga advices. So, idiretso ko na. Aside from you removing yung mga temptation, isa yan siya sa mga ways to improve self-control. Meron din tayong tinatawag na dapat, ang number two po, you have to, yung sukatin mo, measure your progress. Kasi ang hirap naman po nun na naglalagay ka po ng self-discipline sa sarili mo, pero wala ka namang measurement kung nasang ka na. Diba? Meron tayong tinatawag na short-term goal, long-term goal. Kung ang iyong motivation or ang iyong target is to lose weight, no? Meron kang target. Ano bang desired weight na gusto ko? At ano, ilang buwan ko ba aabutin ito? So, dapat ma-measure mo siya. So, para alam mo na okay, so ito lang muna kakainin ko, i-avoid ko yung ano, bawal pala sa akin yung mga matatabang pagkain, ma-oily na pagkain, huwag ka nang bumili nun. Avoid nga temptation, di ba? And then as you go on, dapat meron kang measurement ng progress mo para naman ma-inspire ka. Usapang babae! Usapang babae! So, if you monitor your progress, no, susukatin mo yung progress mo, magiging parang ano mo yan eh, motivation mo na okay, dati isang paketeng Yossi. After 1 week, instead of 7 packs of Yossi, aba, 3 packs na lang ng Yossi ang na-consume ko. Diba nakaka-inspire yun? Na nakikita mo yung progress mo, diba? Kesa yung feeling mo na, ay, kung kalahati lang naman ang bawasan ko, parang wala namang effect, eh di balik na lang ako sa isang pakete ulit. So, pag ganun po yung nangyayari, na hindi nyo po na-monitor yung progress nyo, nawawalan din po kayo ng motivation sa tinatawag na pag-improve po ng inyong control sa sarili. Usapang babae! Usapang babae! Kasi po kapag alam nyo na, gamay nyo na, dahil nagmo-monitor po kayo ng inyong progress na, okay, ito pala yon. Kapag meron pala akong ganitong pagkain, napaparami yung pagkain ko. So kung wala pala ito, nababawasan ang pagkain ko. Nakikita nyo po sa inyo, parang meron kayong progress report na nakikita nyo yung achievement nyo. So hindi lang naman about diet yung pinag-uusapan natin ha. Pwede rin pong okay, kung ikaw ay isang mahilig uminom, napapansin mo ba na nasisira ang communication yung mag-asawa dahil lagi kang lasing? So kung binabawasan mo yung pagiging inom mo, nagiging sober ka, ika nga, meron ka rin progress report na namomonitor mo siya na, teka, ngayong linggo, instead na 7 days a week akong umiinom, aba, 3 times a week na lang, okay kami ni Mrs., di ba? Usapang babae! Usapang babae! Ang ikatatlo po na isang paraan para po ma-improve niyo po ang inyong self-control, ito yung tinatawag nating you handle the stress properly. Handle the stress properly. Alamin niyo po kung ano yung nakaka-cause ng stress sa inyo. Nakaka-cause ba ng stress sa inyo, sa mga mister? Yung bunganga ni Mrs. na parang Armalite? O yan. Ngayon, kung nakaka-cause po ng stress yung bunganga ni Mrs. na parang Armalite, tanongin nyo po sa sarili nyo ngayon, bakit kaya ang bunganga ni Mrs. Parang Armalite? Usapang babae! Usapang babae! Could it be? Hindi naman natin sinasabi na every time na ang bunganga ni Mrs. ay parang Armalite, si Mr. ang rason. Hindi naman ganun lagi yon, di ba? So we are not generalizing the topic here, but as partner sa bahay nyo, you have to understand what's the trigger point. Baka aburido si Mrs. kasi walang pera o kulang sa pera. Usapang babae! Usapang babae! Baka aburido naman si Mrs. dahil merong nakasagutan sa opisina. Aburido si Mrs. dahil may deadline na hinahabol. Aburido si Mrs. dahil siya na lang nagtatrabaho ng gawaing bahay. So there are many reasons why aburido si Mrs. So baka yun ang reason na bakit ikaw as mister na aburido ka rin kasi nga yun ang parang Armalite ang bunganga na ikaw ang recipient ng kanyang Armalite na bunganga. Usapang babae! Usapang babae! So to avoid stress, meron din po yung iba na overwork, di ba? Overwork. So, you have to learn to manage your stress. So, ang iba po, para sa kanila, if they inject exercise, no, pag nag-inject po sila ng exercise, nagkakaroon po sila ng time na parang mag-distress kung man tinatawag na tinatanggal niya yung kanyang mga bigat sa kanyang shoulder. So, nag-exercise po sila. Ang iba naman, balanced dieting po. Kasi, meron din po yung iba na dahil hindi po balanced yung hormone,
hindi rin po balance yung diet, nakaka-cause din po ng stress. Ayan. Usapang babae! Usapang babae! Alam niyo po ba? Ito, nabasa ko lang ha. Scientifically, sabi nila, kapag daw yung blood sugar mo ay mababa, okay? Tapos kulang ka pa sa tulog, yan, yung decision making mo raw po ay apektado. Yan, if you are low in blood sugar at lack of enough sleep, ang decision making mo raw or yung demeanor mo, sometimes nakakakos talaga na ma-out of control ka, ma-stress ka, and therefore, yun ang sinasabi ko, gone with the wind na ang self-control mo. Usapang babae! Usapang babae! So, yan po dapat nating tandaan, no? Na sometimes, yung pag hindi po pag-manage ng stress, nalulose control po tayo. May mga iba dyan, because stress na stress sila, may tinatawag tayong stress eating. Dinadaan sa kain yung pagiging stress nila. Pero kung titignan nyo si Counselor Hurtado, hindi naman po ako stress. Lumalaki lang talaga. But ako siguro it's more on lack of exercise. Ayan, feeling ko lack of exercise. And feeling ko ha, personally kasi parang sedentary, no? I used to be very, very active. 30 years ago, I play tennis competitively. Nagbabadminton din po ako hanggang sa dumating yung puntong nasa harapan na lang ako ng computer most of the time. Except lang kung lumalabas po ako to attend to our constituents, may committee meetings, mayroong session, may pupuntahang barangay. Other than that, wala na po masyadong movement, wala na pong exercise. That is why feeling ko ako ngayon ay bumabalik na sa paglalaro po ng lawn tennis because that's really the first sport that I truly love. Usapang babae! Usapang babae! So ayan, na-mention na po ha, mga how to improve yung ating self-control. Meron pa tang idadagdag, ika-apat, you have to marunong po kayong mag-prioritize ng mga bagay-bagay at schedule. Prioritize schedule or events in your life, things in your life, no? Prioritize it. So, ang art of prioritizing, ika nga. Yung art of prioritizing naman po, yan yung sinasabi natin. Minsan na-overwhelm tayo sa trabaho. Lalong-lalo na po kung mahilig tayo ng deadline. Lalong-lalo na kung mahilig tayo ng cramming na last hour natin ginagawa. Pero meron po akong kilalang tao na nagiging more creative siya kapag hinahabol niya yung deadline. Meron kasing ganun. Kaya lang stressful po yun. Nakakawala po yun ng self-control. So in order for you na ma-develop ang self-control is for you to know how to prioritize things, no? Mayroon kang dapat ilalagay 1 2 3 4. Ano bang priority mo? Priority mo ba munang mamasyal despite the fact na meron kang mga trabahong pending? Priority mo muna bang magbarkada-barkada, inom-inom diyan na meron ka palang bills na babayaran? Kaya mong gumastos? Kaya mong mag-treat sa mga kaibigan mo ilang cases ng inumin. Pero paghingi po ni misis ng pambayad ng matrikula, pambayad ng kuryente, ayan na, World War 3. Usapang babae! Usapang babae! Ayan po, nakikinig po tayo sa atin ngayon. No? Good afternoon sa mapisan, no? Masipag na SK President ng Barangay Concepcion, Marky Jade Silva. Hello, hello, kumusta? So, kitagid ka ba? Mahay na kayo, at least baka po makatulong-tulong ng konti sa mga tips dyan and especially later yung mga sasagutin ko pong mga letter senders. And of course, hello din kay Raquel Sejos Madrejanon. Hello. And sa aking kanina, kausap po lang, kachat ko to, si Ma'am Antoinette Rosales Ilanan na kasama kong nagbiyahe dati. Kailan kaya tayo ulit? Diba? Yan din isang nakaka-anti-stress eh, yung pagbibiyahe. Kaya lang sa panahon ngayon, bawal pa. And of course, kay Jinkies Prospero Sulda and my good friend, Alex Silva. Good afternoon sa ating inyong lahat. No? Thank you for listening. So, na-mention ko na kanina, prioritizing things. No? Yan yung ika-apat na tips ko. Ngayon, merong iba dyan na nawawala ang self-control because sa sobrang tagal na, yung problema nila sa buhay, yung kanilang burden na dinadala, it is simply because they haven't learned to forgive themselves. So, importante rin po to improve yung tinatawag nating self-control. Kasi minsan, gapawaras ka na lang
because you have not forgiven yourself, kung sa Ilonggo pa, gapatuyang ka na lang, no? Bisaya, patuyang si mong gibati. Because you have not forgiven yourself. Para bang total, nalublob na rin lang ako, dire-diretsuhin ko na. Total, nabasa na rin ako, dire-diretsuhin ko na, malunod na lang ta dire. Parang ganun ba? But, you know, that is the reason why we fail. Why we failed also to improve, because we haven't learned to forgive ourselves. Usapang babae. Usapang babae. Karamihan po ng mga maraming problema ang dinadala at hindi po nakaka-move on sa problema na dinadala nila. It is simply because they haven't forgiven themselves. Para bang yung mga nakaraan ay bumabalik-balik pa sa kanilang isipan at yung mga terminologies na sayang kung may panahon pa, sana ganitong nagawa ko para sa kanya. Sayang kung nabigyan lang ako ng opportunity, sana ganito ang ginawa ko. Ang dami yung mga sana. But we have to accept the fact that maybe it's done, tapos na, wala ka na magawa doon. Move on. Just forgive yourself. Now, in doing so, matututo ka na na ma-improve mo yung self-control mo. Kasi kapag hindi ka pa nakakapagpatawad ng sarili mo, there is a big tendency na easy ka magalit, magbe-burst into magiging emotional, na parang lahat na lang ng bagay, parang may problema. Parang lahat na lang ng bagay, parang feeling mo, ikaw yung kinakawawa. When in fact, the only reason na feeling mo kawawa ka, because you haven't really forgiven yourself. Usapang babae! Usapang babae! So in order for you to build self-control and achieve yung mga gusto mo pang goal sa sarili mo, di ba mas magaan kung napatawad mo yung sarili mo para clean slate and you go forward, achieve new goals. Yan. Usapang babae! Usapang babae! So importante din po, no? Another tip is meron kayong ugali na positive attitude. Pinaka-importante po kasi yung tinatawag na positive attitude. Kasi ang problema, sa totoo lang, minsan nakakapraning. Kapag may problema ka, minsan nakaka-freeze out. Kapag may problema ka, sometimes hindi ka makapag-isip ng maayos. Kasi problemado ka. Na-topic natin yan sa last program natin, yung how to handle problems na ganun. Sabi ko nga, it's easier said than done. Kaya lang sometimes, malaki pong tulong kapag meron kang positive outlook. Kapag meron kang, yung marunong ka pa rin tumawa despite na grabe na yung problema mo, marunong kang ngumiti kahit problemado ka na, Filipino trait yan eh. Diba? Kung sa ibang bansa, kapag sinabing may bomba, lahat yun halos magsipaglayuan na. Dito, naalala ko noon, meron daw bomba sa ano, may bomb, dyan malapit sa may isang mall. Diba? Instead na pagsipagtakbuhan yung mga taga-Corona dal, aba, nagsipaglapitan, makikiosyoso. So yung, that positive attitude na, walang masamang mangyari sa akin, makikinood ako. Ganun. For me, no, my advice is that, nade-develop din po yung positive outlook. Nade-develop din po yung positive attitude. Kaya ako, kung ma-notice nyo, if friends po tayo sa Facebook, every morning, I always try to start my day by greeting everyone with a positive message, no? Kasi minsan, alam mo sa totoo lang, ako natutulog din ako minsan na may iniisip ako, something is bothering me. But I always try kasi, alam nyo po, kung iasa nyo always sa iba, iasa nyo po always sa iba na, hi, sana maging masaya ako kung pasayahin ako ni ganito. Ay, sana okay, sana itong problema kung si ganito ang ganito. But you have to remember, wala po kayong control sa utak, pag-iisip at kilos ng ibang tao. Wala po kayong control dyan. Pero may control po kayo sa utak, pag-iisip nyo. Diba? It is how you react to the problem. It is your action, your mental condition, and your positive attitude. So ako, honestly, maraming problema dyan, left and right. Pero hindi ko rin po sinasabing hindi ako apektado ng problema. But I chose to, no? I chose to be positive about it. Usapang babae! Usapang babae! Kasi po kung magpapadala po kayo sa emosyon ninyo na problema, problemado ka, magkulong ka na lang sa kwarto, iiyak-iyak mo na lang. But crying over a problem is okay po kasi para rin siyang parang relief. No? Nililet out mo yung relief mo.
Pero kung you be in peril or maging, tawag nito, mapaparalyze ka na, hindi ka na makakapagtrabaho dahil problema na lang nasa isip mo, then it can never do you any good. So ako, as much as possible, 80%. 80%, kahit anong grabe ng problema ko, I try to psych up myself to be always positive about it. Usapang babae! Usapang babae! Lagi niyo pong tandaan, we can never please everybody. Usapang babae! Usapang babae! Ang mga tao po dyan, sadya talaga ang kahit anong gawin mo, ayaw kanila. Kahit anong gawin mo, ginagawan ka ng kwento. Kahit anong gawin mo, or wala kang gawin, ginagawan ka ng issue. Pero po, at the end of the day, ang pinaka-importante, nakakatulog ba ikaw ng mahimbing? Dahil kung nakakatulog ka ng mahimbing, ma at pa. Alam niyo yung ma at pa? Malay ko at pakialam ko. Usapang babae! Usapang babae! So, which boils down also on ways to improve self-control. No? Kasi, alam mo yung sinasabi ko, meron talagang galit sa'yo. May ginawa ka man o wala, meron talagang galit sa inyo, but it is how you react to it. So if you have a positive attitude, aba, edi mamatay na lang sila sa inggit, mamatay na lang sila sa konsumisyon. Ang importante, pag gusto kong kumain, nakakakain ako. Kung gusto kong magbakasyon, kahit dyan lang sa tabi-tabi, makabakasyon ka. Yun po ang dapat mong isipin. The out of the negativity in this world, there will always be something positive. Usapang babae! Usapang babae! At ang isa pong masuggest ko pa na tips, no, para ma-improve po natin yung self-control na tinatawag, ito po yung goal setting. Alam niyo po, kapag meron ka po talagang goal, it makes you wake up in the morning and grind. Pag meron ka pa talagang gustong gawin sa buhay mo, na talagang gustong gusto mo, hindi ka mapapakali hanggat hindi mo siya na-achieve. Ganyan po yung ugali ko. If there is something that naset ko ang mind ko into, kung hindi ko man po siya ma-achieve right away, I always make sure that I'm moving forward, preparing myself for that goal that I intend to achieve. Usapang babae! Usapang babae! Ngayon, ang tanong ko po, like ikaw, Counselor Hurtado, ano pa bang goal mo? O sige, prangkahan na tayo. Graduating po ako. Natural, graduating ako. Ano pong goal mo? Siyempre, ang goal ko po is sana mabigyan po ako ng opportunity, you know, for another position kasi hindi na po talaga ako pwedeng tumakbo as counselor. So, ang point ko naman dyan is that you have to set the goal. At hindi naman po pwede na pag-set mo ng goal, manalangin ka na lang na darating sa inyo. Di ba? Hindi rin po ganun. So, ano pang ibang goal? O, ang goal ko naman, gusto kong magbawas ng timbang. Eh, kumakain ka ng kumakain, nasaan ang self-control mo dun? Kaya ang ginagawa ko naman ngayon, it's not na gusto ko maging sexy, no? Because I always believe that sexiness is a state of mind. Nax, ika nga, no? Sexiness is a state of mind. Usapang babae! Usapang babae! So ngayon ang goal ko po is gusto kong makapag, you know, I would feel better physically. So I am engaging back into lawn tennis. Hindi na po yan dahil gusto kong sexy or whatever. It is more on health reasons na syempre hindi na rin po tayo bata. Usapang babae! Usapang babae! So kayo po, yung mga may goals, ano bang goals nyo, di ba? For example, ang goal mo, sana by January may 50,000 ako. Pero nung ginagawa mo, paluhod-luhod ka, paligid-ligid ka, patulog-tulog ka, expect ka may 50,000 ka by January? Usapang babae! Usapang babae! Goal setting po. And so that you can plan your action. Kasi baka ma-stress ka, di ba? Yun ang pinag-uusapan natin ngayon. Paano yung self-control? So, paano mo makontrol yung sarili mo na ma-achieve mo yung goal mo? Di ba? Eh, kung wala kang goal, ano pang pag-usapan natin ngayon? Di ba? Ang topic po natin ngayon is ways to improve self-control. At ang sabi ko nga, self-control sa pagkain, sa goal, sa problema ng buhay, sa sarili. So, malaki yan. Wider scope yan. Kaya nagbibigay lang po ako ngayon ng tip. Sabi ko, dapat may goal ka para ma-develop mo rin yung tinatawag na good habit. Now, if you develop that good habit, magkakaroon ka rin ng tinatawag na self-control. Usapang babae! Usapang babae! At of course, babatiin ko na rin ang ating nanonood or nakikinig sa atin ngayong hapon, no? Pinky, Celino, hello! Kumusta? And of course, Genevieve Mabalio.
Yan, hello sa inyong lahat. Comment-comment yan sa gusto magpa-shoutout kung may gusto po kayong batiin. Ayan. So ano pa ba? Ano pa ba ang pwede nating pag-usapan tungkol sa tinatawag na ways to improve self-control? Siguro ang masabi ko sa inyo, ngagapamati subong, is that mayara kita sa ginatawag nga, meron po tayong dapat na motivation. Kung may goal ka, dapat meron kang motivation. What keeps you going? Pamilya mo ba? So, para intindihin mo yung why and how ng buhay mo. Bakit ako nagtatrabaho sa abroad? Para kanina ba ito? Diba? Pag naiintindihan mo yun, nai-improve mo ngayon yung tinatawag mong self-control. Kasi sa totoo lang, sa mga nakikinig at lagi kong nakakausap po sa mga anak ng OFW, yung mga OFW minsan nagpi-PM po sa akin sa Facebook na nagsusumbong. Nakapag raw oras na nang padala ng pera, naaalala silang kumustahin. Pag nakapagpadala na daw po ng pera, parang hindi na sila naaalala. So may mga ganun pong nagpapadala ng letter sa akin at naiintindihan ko po yun. Lalong-lalo na kung si nanay at si tatay na OFW, tapos nagtitipid ng pagkain, nagtitipid ng kung anong bilhin, tapos here comes ang anak, aba, nasa Starbucks, social. Diba? Those are the things na hindi mo maiwasan, nakakasama rin po ng loob sa mga parents po na nasa abroad. Ayan. So, hindi nila alam, no? Ang motivation pala ng mga parents na ito para sa pamilya. So, ang tanong naman sa mga naiwanan dito, naintindihan ho ba natin na hindi madali ang ginagawa ng ating mga parents na OFW? Usapang babae! Usapang babae! So, syempre, ang sabi ko kanina, motivation, isa din yun, no? And last but not the least, you should have a willpower. Ano yung willpower? Diba? Sino makapagbigay ng Tagalog ng willpower? Anong tawag sa willpower? Diba? Ang willpower po, yan yung, kasi masanay na tayo sa English ba? Ang willpower is yung willingness mo, yung ability mo, no, to do things para ma-achieve mo yung gusto mo. So in short, dapat meron kang willpower para lahat ng temptation na ito, lahat ng mga gusto mong ma-achieve, na gusto mong self-control, ma-develop mo siya, may willpower ka to do that. It is the, parang sabi dyan eh, psychological energy. No, kasi yung willpower, nasa mind yan eh. Dapat you have to be mentally tough para masunod mo na, okay, this is my goal. Hindi ako magde-deviate. Diba? Pero magtaka ka minsan sa nagda-diet, meron daw silang cheat day. Nag-diet pa sila, pero meron pala silang cheat day. So again, na-mention ko na po yung mga tips paano po natin ma-develop yung ating self-control, no, para po maging makatulong po bawas ng stress sa buhay. So as mentioned po, sana nakatulong sa inyo. Bottom line po, dapat nating maintindihin ano po ba ang mga rason bakit gusto natin na makapag-achieve pa. Ano po ba ang trigger point na gusto nating magbago sa mga old and bad habits natin. So yan po yung mga tips na binigay ko at sana po nabigay ng kahit ko konting tulong lang po at idea sa mga nag-undergo po ngayon na parang nahihirapan po ng tinatawag na self-control. Usapang babae! Usapang babae! Ayan po, tapos na po ang aking first segment and I hope, no, it give you, I was able to give you some pointers, no? As again, as I've said, si Counselor Junette Ines Hurtado po, hindi po nagmamagaling, ha? Ang akin naman doon sa mga pinagsasabi ko, those are the things na I'm also trying. Trying kasi hindi ko naman po yan perfect. I'm also trying, no, yung mga ina-advise ko po sa inyo, those are the things that I'm also trying to advise to myself. Yung paano ma-motivate, nag-goal setting ako, tapos yung willpower ko, tapos yung tinatawag na positive attitude. Kasi ang hirap pong magsabi na, positive attitude tayo, pero laging nakikita sa Facebook mo, laging problemado ka, ginawaragwag mo tanan ng problema mo sa publiko, di ba? But that is your option. Kay Facebook mo yan, di ba? Kung ayaw nila yung nababasa nila, di, unfollow ka lang nila, ganun lang yung kasimple. But again, as I've said, yung ginagawa at sinasabi ko po ngayon is more on parang nagbibigay ng tips. Kasi ako rin po mismo, I'm also trying to do all the things that I have told you. Usapang babae! Usapang babae! Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, no, para nga ma-check nyo rin, kasi lahat ng pinag-uusapan natin ngayon, I'm also uploading it sa aking YouTube channel. Sana po, please like,
comment and subscribe sa aking YouTube channel, Junette Hurtado. Magkadikit po yan, ha? Junette Hurtado TV. Ayan. Usapang babae. Usapang babae. So ngayon, meron pa naman tayong natirang panahon. Babasahin natin itong pinadala na sulat ng isa sa mga concerned citizen, no? Basahin ko po, no? Ang kanyang problema is para yatang na may relasyon yung kanyang husband, no? Nakapangasawa yata ng iba pero kasal pa sila, no? So ang tanong sa akin ito, sabi niya, "Dear Counselor Hurtado, gusto ko po mag-file ng kaso against sa husband ko na isa ring OFW na nagtatrabaho po sa Riyadh. Nung umalis po siya sa Pilipinas, nagtrabaho po siya sa abroad 2001. Kaya lang lately, napapansin po naming mag-anak na every time na umuwi siya, dati matagal siyang nag-stay dito. Pero ngayon, he stays with us only for several or ilang araw lang. At sinasabi niya agad na kailangan niyang bumalik ng Riyadh kasi kailangan niya na agad magtrabaho. So ako po bilang asawa ay naguguluhan at parang nagdududa kung totoo ba ito. So later po na may nakapagsabi po sa akin, nakasamahan ng husband ko sa trabaho, na meron daw pong pinakasalan, another woman, itong husband ko doon sa Riyadh. At sinasabi rin po na itong babaeng ito na pinakasalan daw po ng husband ko ay buntis na. Ito na. So, syempre po, masakit para sa akin at gusto ko po na filean po siya ng kaso. Sinabihan po ako na ang ginawa po ng husband ko, pinagtanong ko po, is sinatawag po yung crime na bigamy. So, paano po ang gagawin ko? How do I go about filing this case? Paano ko po i-file ng bigamy against sa aking husband? From Reneta. Okay, Reneta. Binasa ko ng maayos at binalik-balikan ko yung pinadala mong letter sa akin. Tama ka na tawagin, no, na ang bigamy is the act of contracting second marriage, no, while the first one is still exist or subsist, di ba? Bigamy po ang tawag dyan. So, ibig sabihin po na hindi pa dissolve yung kasal nyo, nag-remarry po siya, nagpakasal po siya ulit sa ibang babae. So, ang tanong po dito is that, pwede ba nating filean yung husband? Pwede mo bang filean yung husband mo ng kaso na bigamy? Ayan. Yan ang sasagutin po maya-maya. Usapang babae! Usapang babae! So, dapat po nating tandaan, no, sa mga nakikinig po sa atin ngayon, if you are still married, no, hindi po na dissolve ng korte kasi may mga reason po na ma-dissolve ng yung marriage nyo, eh yung presumably patay na yung husband mo or patay na yung asawa mo, pwede po yan kasi na sa napadaan, no, presumptively dead or baka patay na, diba? Pwede din po yan, pero hanggang hindi pa po na dissolve yung kasal at nagpakasal po kayo ng iba, bigamy po ang tawag dyan. Usapang babae! Usapang babae! Pero ito po sa kaso ni Reneta na binabasa ko kanina, pinapaulit-ulit kong basahin. Yung husband po niya kasi nag-remarry doon sa Riyadh. Okay? So itong problema niya ngayon is that kung sakasakali mang totoo na nag-remarry siya, yung pinakasalan po na babae nitong si ang husband ni Reneta, doon po ito nangyari sa Riyadh. Usapang babae! Usapang babae! Dapat lang po natin i-mention, no, under the Philippine Criminal Law, no, meron po yung provision na may mga tatlo po yan na karakteristik. Tatlong karakteristik para maintindihan po natin kung sino or ano yung makakwalify kung pwede ba na file ng kaso na bigamy. Number one, yung tinatawag na generality. Okay, generality. Number two, territoriality. And number three, prospectivity or retrospectivity. Klaruhin ko, ha? The generality, territoriality, and prospectivity or retrospectivity. Daw dalom English ba? Pero yun na natin pag-usapan yung tatlong yan. Titignan na lang natin itong sitwasyon ni Reneta based on territoriality. Kasi isa yun sa provisions ng Philippine
criminal law. So, territoriality. Ano po ba yung territoriality na tinatawag na yan? It simply means that the law is applicable to all crimes committed or perpetrated within the limits of Philippine territory. Yung crime na po yan, eh dito po nangyari sa Pilipinas. Territoriality po, yun. Usapang babae! Usapang babae! Eh based po sa sulat mo, Rineta, pinakasalan ng husband mo yung babae sa Riyadh. So doon pa lang, makikita mo na na Riyadh is not within the territory, territoriality pa lang, no? Wala na sa Philippine territory yon. So in short, parang jump pa lang, parang hindi na siya pwede filan ng bigamy. Usapang babae! Usapang babae! Of course, may mga exceptions, exception to the law tayo ha, sa mga nakikinig po ngayon. Meron po tayong special exception sa law, no? Under Article 2 ng Revised Penal Code, no? Pero hindi ko na pwede discuss yan kasi yung Revised Penal Code na Article 2, yung mga exception dyan, for example, is if the crime committed sa Philippine ship or Philippine na vessel, di ba? Jurisdiction pa rin po yan ng Pilipinas. So, pwede po yan file ng kaso. But in this case, kay Rineta po, nangyari po ito sa Riyadh. Therefore, wala pong territorial jurisdiction yung Philippines. Usapang babae! Usapang babae! Sa ganun po na sitwasyon, hindi po pwedeng file ni Rineta ng criminal case for bigamy ang kanyang husband dito sa Pilipinas. Usapang babae! Usapang babae! Pero, Rineta, ito ang pwede mong gawin. Kung yung husband mo umuwi ng Pilipinas at dala niya yung second wife niya, together, no? Umuwi sila as husband and wife, then and only then you may file a criminal complaint for concubinage against them. Usapang babae! Usapang babae! I hope po naliwanagan natin ang letter sender na si Rineta kasi nga po wala pong territorial jurisdiction ang Philippines sa Riyadh. Hindi po pwedeng filean ni Rineta yung husband niya dito sa Philippines ng bigamy because hindi po dito nangyari sa Pilipinas. Usapang babae! Usapang babae! Pero kapag umuwi po itong husband niya kasama itong second wife, no? Umuwi sila as husband and wife. Pwede pong filean ni Rineta ng criminal complaint for concubinage, no? Yan ang pwede niyang gawin. Usapang babae! Usapang babae! Ayan po, sa may mga gusto pong katanungan, pwede po kayong magpadala sa akin ng mga gusto niyong bigyan natin ng konting advice, no? At again, disclaimer lang po ha, binabase ko lang po yung aking sagot base po sa letter, no? Hindi po ako gumagawa ng additional opinion lang at hindi rin po ako na nag-a-advise nang hindi naman po yun ang hinihingi niyang tanong. But then again, I always say, it's always better to consult your lawyer. Usapang babae! Usapang babae! So I hope naintindihan po ni Rineta na ganun po talaga ang sitwasyon niya at damihan mo pa magkalap ng ebidensya para kung sakasakali umuwi ng Pilipinas, ayun, tsansa mo na. Usapang babae! Usapang babae! Sa mga hindi pa po nakalike, subscribe sa aking Facebook account, Junette Hurtado TV. Please do so and click the notification bell para po updated kayo lagi ng aking mga incoming or future videos. Usapang babae! Usapang babae! Diretso naman po tayo sa another letter sender. Ito po naman tungkol ito sa mga defamatory remarks or yung mga hindi kaaya-ayang pananalita, no? May mga kasi mga iba dyan, nag-aaway-away sila, ha? Nag-aaway sila sa Facebook. Nagsisiraan sila sa Facebook. Nagsasabi sila ng kung ano-ano, di ba? Ang suggestion ko, kapag ikaw ay naging biktima or kapag ikaw ay naging subject
ng bad mouthing or attacking your you, no? Sa internet, sinisiraan ka. Malicious ang mga pinagsasabi sa iyo. Screen capture mo 'yan. Ebidensya 'yan. Usapang babae. Usapang babae. Ito po, mayroon po tayong isang letter sender, no? Ang problem niya po na pinalapit sa atin is that sabi niya yung husband, anak niya ta, yung son niya po ay maliciously attack ng mga former co-employees niya sa internet. Sinisiraan po kasi pinagsasabi na marami silang utang. Marami silang utang na hindi binayaran. Baka nga naman siguro, hindi lang natin alam, may utang nga naman ito, pero ang ginagawa is, pinupost na po yung mga sinasabing utang. At sinisiraan pa po ng kanilang mga co-employees. Pero, tapos, hindi pa po siyan sila nakontento, nagbabadmouth pa po sila, at nagpapadala po pa rin sila ng defamatory remarks sa anak ko. Na parang personally nag-a-attack na po sila sa pagkatao at reputasyon ng aking anak. So, kay Nanay Cynthia. Nanay Cynthia, syempre, nakaintindihan naman natin yung sitwasyon, no, bilang nanay. Parang sino ba namang nanay ang nakikita, ang gusto makita na eto nga, yung anak parang inaapi. Online pa. Usapang babae! Usapang babae! So, sinabi po ni Nanay Cynthia na eto nga, ano bang pwede niyang gawin? How to file a case against oral defamation? So, ang advice ko po sa inyo una, nanay, is that, siyempre, sabi ko nga, nakakasakit na disheartening for us to know, lalo na sa nanay, na ito nga, ikaw nagpalaki. Ikaw ang lahat-lahat. Pagkatapos, bigla lang sisiraan ng tao, no? Maliciously attack pa siya sa kanyang, through internet, no? Supposedly po sana, yung internet is a tool, no? To help us get information sa day-to-day natin na trabaho, day-to-day na transaction. But unfortunately, right now po, ang dami na rin gumagamit ng internet to attack and malign other people. So, dandaan po natin na nakasaad po sa Article 26 ng Civil Code that lahat po ng tao shall respect the dignity, personality, privacy, and peace of mind of his neighbors and other persons. Nakalagay po yan at nakasaad po yan sa batas. Article 26 of the Civil Code. Now, any malicious act po na nakaka-cause po to discredit tsaka i-dishonor po ang isang tao, ang kanyang peace of mind, syempre, tandaan nyo po, kapag yan ay nag-file ng damages, no, pwede po yung gawin. Kasi ka, anything that causes, no, nadidistrap po ang peace of mind din nyo. Lalo na kung nakaka-discredit po ng tao, pwede po ito, it can cause an action of, action for damages. At tandaan po natin, even if the act is not a criminal in nature, if it tends to cause disrespect, nakaka-create po ng disrespect sa tao, nakakatanggal po ng peace of mind sa tao, nakakabigay po ng sakit ng ulo sa pamilya, yung taong na yan po,